this video, magpapalit ako ng air filter. At ang ipapalit ko, ito. Washable na air filter. Ayan siya. So, simulan na natin. Ang tools lang naman na gagamitin natin, guys, sa pagtatanggal ng filter cover ay ito. Free po ito from Yamaha. Pag bumili ka ng motor, meron ng ganito. Pero kung napapansin nyo sa video, naka gold bolts tayo. Pero apat lang naman to. Ito po yung gagamitin natin. Wire range na 8mm. Yan po. Pwede rin natin. Siya. Natanggal na natin siya. So ito tatanggalin natin. Ayan. Ayan po siya. Kung nakikita nyo, guys, masyado na siyang madumi, pero may mga nakikita pa tayong pula-pula. So ito pwede pa to. Ayan. Pwede pa siyang gamitin to. Lilinisan lang natin siya. Tatanggalin lang natin ito. Gas to, guys. Kung napapansin nyo, mga gas yan. Tapos yung dumi. Ayan. Kaya ganyan siya. Pero dito sa likod, ayan siya. Malinis pa siya. Pero syempre, kailangan mas malinis din dito. Kasi dito una nang gagaling yung sinisip-sip niyang hangin palabas dito, papunta sa throttle body natin na may halo o kasabay nun yung pagbubuga ng gasolina. Kaya kailangan panatilihin nating malinis ito. Ang pagpapalit nito, ang pagkakaalam ko, every 12,000 odometer. O kaya naman, every 6,000 o kaya 8,000. Check nyo. Linis-linis lang. Yun. So, syempre, dito sa video yung gagawin natin, hindi lang naman pagpapalit yung gagawin natin. Sasabay na rin natin ito, lilinisin na rin natin pang loob. Sir. So dahil malinis na siya, ito ikakabit na natin to. Ayan. Tapos yung filter cover niya, ito lilinisan din natin to kagaya ng ginawa natin dun sa loob. So guys, kung napapansin nyo, transparent siya, yung smoke transparent niya. Kung bakit ito yung binili ko. Ito yung binili ko kasi araw-araw kong bumabiyahe. So, mas mabilis kong makita kung madumi na talaga yung air filter ko. Kung dapat ko na ba siyang linisan. Kasi pag kayong stock, guys, magbibilang ka ng odometer o kaya buwan bago siya linisan. Ganun. So, ang advantage kasi nito, itong clear, agad mo nga siyang makikita. Hindi kagaya nung black na limbawa, nagpalinis ka, tapos 6,000, nagpabukas ka ulit. So, ito kasi yung madadali dun. Ito. Itong plastic na to. Ito. Yung pinag-i-screwhan niya, lumuluwag kasi yan pag tagal, pag panay-panay ang pagbubukas natin. Kaya, ito yung naging option ko. Mas mabilis ko siyang nakikita. At kung madumi na siya, kung dapat nga ba siya talagang linisan, yun, doon ko lang siya tatanggalin. So, yun, tips yun, guys. So, sa issue naman nito, may issue daw. Kasi, may
may mga rider akong nakausap o nagpo-post na ang issue daw nito is hindi daw siya ganun kalapat. So sa akin naman, hindi naman siya ganun sa issue na kanila. Siguro yung pagkakatubog lang sa plastic, siguro hindi ganun kaperpekto yung gawa dun sa nabili nilang filter cover nga. So ayan, kakabit na natin siya. Ayan guys, tapos na natin siyang binalik o nakapagpalit na tayo ng washable na air filter. Nga pala guys, yung tatak na air filter na ginamit ko dito is RS8 Taiwan Speed po siya. So sasagutin ko na yung katanungan nung ibang rider natin na bumili ng ganito kasi may issue daw sa kanila eh, yung may siwang daw. So sa atin wala naman. Ayan, wala naman siyang ka-issue. Ayan. So kung napapanood mo to ngayon, dapat malinaw yung quality ng video mo sa YouTube para mas makita mo siya. Ayan, wala po siyang pasiwang-siwang. Yung iba kasi dito daw eh, ito, ito daw yung may siwang. Ayan, tayo wala naman. Ayan, padikit siya. Okay naman siya guys. So siguro factory defect lang yung mga nabili nila. Ayan. So kung napanood mo tong video ko, so huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Subscribe Carl Kuyugma. At kung may mga hindi ako naisama na features dito sa video ko, comment ka lang sa baba para next video may isama natin.